Kamusta mga tol? Ano ba itong narinig kong balita na meron daw nagsasabi si Watanabe, si Rukawa daw yun. Eh puro catch and shoot lang si Watanabe ah. Eto ang totoong Rukawa ng Japan, si Ruikawa Hachimura. Tirayin na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. So kung totoong ace ng Japan yung pag-uusapan, eto talaga yung ace ng Japan, si Ruikawa Hachimura. Pangalan-pangalan, sakto na, di ba? Ruikawa, sakto, di ba? Yan ang tunay. Hindi si Yuta Watanabe gaya na pinagsasabi ng iba dyan, ha? Kahit tignan nyo si NBA 2K, mga tol, kung gusto nyo malaman kung sino mas magaling, ha? Kung ikukumpara natin, ang rating ni Hachimura, 76. Ang rating ni Watanabe, 74. Siyempre, mas mataas yung 76. O kaya gusto nyo, Google pa natin. O yan, tingnan nyo nga. Teka, ito ha. Best job Japan. Este, best basketball player Japan. O, enter. O, ito ha. O, ito ha. Click ko na ha. O yan, o. Ano sabi dyan? Maria Osawa. Este, Ruikawa Hachimura. Basic. 11.6 points per game. 4.8 rebounds. 1.1 assists. 0.5 blocks. 0.3 steals. 48.1% sa field goals. At 33.3% naman sa 3 points. Sa 16 na laro ngayong season. Etong player na to mga tol, consistent to ha, double figure every game halos eh. 13 out of 16 games nito, double figure sa scoring to eh. Tsaka consistent din na around 20 minutes siya naglalaro kada laro. So kung kukumpara naman natin yung laro ng dalawa, no? Halataan naman eh, mas kumpleto yung laro ni Ruikawa Hachimura kaysa kay Yuta Mitsui eh. Una ito, tingnan nyo, kagaya ni Ruikawa, diba? Meron tong ganito eh. Eto si Ruikawa, kung may fade away na ganyan eh, ano, basic lang yan eh. Ang idea kasi dyan mga tol, is to create a little bit of separation noise. English yun ah. Kaya tatalong ko na papalayo ng konti. Ang medyo mahirap lang talaga dito, yung i-maintain mo yung balance mo, at saka yung kailan ba bibitawan yung bola, diba? Meron mga player ganito oh, kapag nakatapat na yung balikat nila sa ring, tsaka nila bibitawan na ganyan. Lalo na sa mga dribble pull-up na ganito, oh, isa sa pinakamahirap bantayan na move to, mga tol, ha? Kasi ang gagawin mo, dadrive ka. Tapos tingnan nyo yung ginawa niya, oh, para makuha niya muna yung balance niya. Kita nyo, ginawa niya, binaon niya yung kanan niya. Tapos ayan, tingnan nyo, oh, dyan niya kinuha yung balance niya ngayon. Tapos tingnan nyo yung depensa, nakataas yung mga kamay, di ba? Pero ang nangyari, hindi pa rin maabot ng depensa yung mukha, eh, kasi nga, mahirap talaga to bantayan. May mga pagkakataon, pumuposter rin itong mamang to eh. 6'8", 230 pounds. At kung kukumpara natin mga tol, no, hindi to nalalayo sa size ni LeBron eh. 6'8", 250 pounds si Lolo Bron eh. So pwede talaga itong mabayar sa poste na ganito eh. Tapos nung kalaban nila yung Miami mga tol, ang ginawa kasi ng Miami, ang hilig sumuna ng Miami eh. At maganda naman yung ginawa niya tanggap dito sa may free throw na ganyan, no. Ilang beses ito nangyari mga tol ha. So sona yung Miami, tapos tinatanggap nyo sa butas ng sona. Eh dapat talaga dyan, titira mo na ganyan, kita mo na yung bakal dyan eh. Ang maganda, mayroong tira siya sa ganyang kalayo eh. Maganda yung idea mga tol, no? Panira na kasi talaga to yun eh. Open na yan eh. Titira mo na, tungkab naman. Although, mayroong isang pagkakataon, dumikit yung bantay niya sa kanya. Kaya ginawa niya, sinalaksak na lang niya. Pero yung ganda ng depensa ng hit eh, binitimpa, sablay tuloy yan. Pero kung cuts lang yung mga pag-uusapan natin, maganda naman kumat tong batang to eh. At tingnan nyo, o yan o, hindi nakita ni Longhair, kumat na, sumama patuloy sa picture, tak-tak na yan. Lukawa, Lukawa, L-O-B-E, Lukawa. Ito yung isang maganda dito kay Ruikawa Hachimura mga tol, no? Kaya consistent na scorer to kasi meron siyang mga ginagawang cuts na ganito, maganda pumuesto eh. Marunong talaga siyang pumuesto sa butas ng depensa. At tingnan nyo, ayan o, tumigil bigla sa abangers area, ang ganda ng paso ni James, dak-dak na naman yan, abig bumitim pa ako eh, baka masira yun rin, babayaran mo yan ha. Tandaan nyo ito mga tol ha, yung butas ng abangers area, magandang pwesto talaga yan eh. Once tumulong yung bantay mo tapos nandyan ka, 99% of the time malilibre ka talaga dyan ng ganyan sa drop pass eh. Oh, ito ba sa tingnan nyo ha? Oh, tumutulong si Papa Luka, di ba? Sinabayan niya ngayon ng cut. Dadakdak, may sumabay pa. Sinabihan ni Rukawa. Umupo pa muna sa Eri. Sabay higop ng Starbucks. Dinukot pa sa kabila. Hanip ka na, tol. Lukawa, Lukawa, L-O-B-E, Lukawa. So, meron tong fade away. Maganda rin siya kumat. Meron din mga pull-up jumper na ganyan, no? Solid na kagad yung laro nito kapag meron kang ganyan, no? Mid-range game, mga tol. Meron din, eh. Maraming ayaw ng ganito ngayon sa NBA, no? Pero ito, meron talagang mid-range game na ganyan, eh. Isa sa pinaka-least effective doon na tira sa NBA ngayon, itong mid-range shot, no? Pero kung meron kang ganyan, hindi mo na kailangan dumrive, eh. Tumigil ka na lang bigla na ganyan. Taas mo na kagad. Sure ball na yan. At marami talagang best kung nakita tong ganito, eh. One dribble pull-up o kaya two dribble pull-up. Ayos, di ba? Maganda yan, eh. Tapos sasabayan pa ng pa-fade away na ganyan, eh tungkab nga lang, hirap na niyan eh. Meron din mga pagkakataon napansin ko, siya yung taga-screen tsaka siya taga-roll eh. Tapos pinuwer si Pukusevski, tingnan nyo, nakaw, wasak si Pukusevski, wasak na wasak. Yung point natin dito mga tol, yung versatility ng batang ito eh, no? Pwede mo ilagay sa dos, hanggang kwarto siguro pwede ito eh. Kasi nga, kanina tingnan nyo, taga-screen and roll siya na ganyan, diba? Medyo matangkad din to ha, 6'8 nga kasi ito eh. Tapos pwede rin siya sumalaksak. Yan, tingnan nyo, oh, may galaw talaga na ganyan. Nakulang lang talaga sa vitamins eh. May pa spin move pa nalalamot si Rukawa. Yan nga lang, tuwing lalayap, parang nahihilo spin move. So, palyado yung layup eh. Tapos meron din pa hook shot pa si Mayor na nalalaman na ganyan. Sinapian na kay Soto. Nice! Si Pakatol, ulitin mo nga yun. Sumalaksak, humook shot na nga. Nakaw, layo na tama tol. Huwag mo na ulitin.
At yung isang pinakamahalaga pa, pwede rin tong corner guy. Tatambay lang sa corner, corner guy nga eh. Pasa mo, itira mo, kahit blurred pa yan, pasok pa rin yan. 6 out of 12 siya sa corner ngayong season na 50%, medyo mataas yun, no? Dito sa kaliwa, 5 out of 9 siya dito sa kaliwa eh. Etong galaw na to mga tol from the corner, tingnan nyo ha. Kailangan nyo to matutunan ha. Tingnan nyo, nasa corner chat, diba? Now yung tao niya nasaan, sumusona. Tapos bigla siya ngayon pumunta sa wing. Tandaan nyo yung galaw na yan ha. Yan ay necessary na galaw para mas madaling ngayon may pasa sa'yo at para mas malayo ka ngayon sa depensa. Tingnan nyo, kung itatuloy yung bakal, oh, todas ka dyan. O ito, tingnan nyo, same lang talaga to eh. Nasa corner siya, diba? Tapos dito, tingnan nyo, tinigil yung cut at binigyan siya ng screen habang umaangat siya ngayon sa wing. Same idea lang kanina to eh. Mas madaling pasa, mas malayo si defender, sumak na naman. Although this season mga tol, 33% siya sa 3 points. Okay naman no, not so bad naman yan eh. As long as nandun talaga yung threat eh. Alam ng depensa, meron tira sa 3 points to, hindi pwede pabayaan eh no. Para hindi makapandaya ngayon depensa kasi pwede niyang itira sa 3 points anytime eh. May tira sa 3 points eh. Sa fast break, okay-okay din naman, no? Ang napuna ko lang, parang hindi siya excellent na ball handler, eh. Marunong naman mag-dribble. O yan, tingnan nyo, nasimit pa nga, oh. Pero hindi ko rin masabi, ang galing sa fast break dito, hanga ako dito, ah. Kaya tingnan nyo nga, tingnan nyo, ayan, oh. Putatapas siya ni Mangkanor dyan, oh. O ito pa, tingnan, fast break dyan, diba? Ang ganda ng lusot, nakapoto, udas, ang pusta. Tapos sa rebounding, 4.8 rebounds per game. Hindi mo naman masabing, ay, ang galing sa rebound dito, no? O kaya hindi mo naman masabing, ay, ang hina sa rebound dito. Average lang siguro, mga tol, no? At yun yung medyo nakakataka sa akin, eh, para sa akin, eh. Kasi, given yung talent nito at katawan nito at tangkad nito, hindi ko dapat mag-average yun ng mga 7 to 8 rebounds per game, eh. Depensa, average lang din naman, no? Huwag na natin pag-usapan, marami pa akong labahin, eh. So, ayan, mga tol, ha? Sa tingin ko, sa buong Asia, ito sa tingin ko, ha? Sa buong Asia, ha? Ito na siguro yung pinakamagaling na local player ngayon. Siyempre, hindi kasama si Noel Declarson kasi naturalist player yun, hindi man local player yun, eh. Etong player na to, kumpleto na talaga, eh. Outside, inside, katawan, height, bilis, ball handling. All in all, magaling talaga, eh, no? Ito na talaga yung pinakamagaling sa buong Asia para sa akin, eh. Kaya nga nung draft, ha? Nung din-draft to, pang 9th pick to, ang taas, no? Kasi simpleng-simple lang laro nito, basic na basic talaga eh. Hindi buwaya, team player. Siguro kalaban lang talaga nito, yung injury lang no, napapabagal tuloy development eh, kasi lagi na injury eh. Pero siguro kung hindi na injury to, malamang ngayon mga mag-average siguro ng 20 points per game na to eh. O yan ha, yan yung totoong ace ng Japan, si Ruikawa Hachimura, hindi si Yuta Watanabe kagaya na sinasabi ng iba dyan ha. O yan ha, single-single, double-double, single-single, double-double.